Ipapaalala ko lamang po sa inyo na ito pong si Maharlika or Claire Eden Contreras, samot-sari pong kaso ang kinakaharap po nito dito sa Pilipinas at saka sa Estados Unidos. Yan po ay lahat puro paninirang puri. In particular dito sa Pilipinas, sinampahan po yan ng paglabag sa Republic Act 10175 or Cyber Crime Prevention Act of 2012, in particular nga yung cyber libel. Ang nagsampa po ng kaso sa kanya ay ito pong si Anthony Taberna diyan po sa Regional Trial Court ng Pampanga Province. Ngayon po, meron pong warrant of arrest, yan si Maharlika dito sa Pilipinas. Sa Estados Unidos naman po, siya ay sinampahan ng kaso una nito pong si Abel Bacudyo, isang kilala pong fashion designer at hinihingi po ang 2 milyong dolyar na daños perjuicio dahil po sa napakaraming paninirang puring ginawa niya, more than 11 na video or live streaming ang ginawa po nitong si Maharlika laban dito kay Abel Bacudyo. At isa din pong kilalang fashion designer na nagnangalang Pewy Quiñones ang nagsampa ng kaso po dyan kay Maharlika sa Estados Unidos at ganun din po ang hinihinging daños perjuicio, 2 milyong dolyar. Kaya dito po sa tatalakayin nating topic sa ngayon, sabi ni Maharlika, malapit na tayo sa finish line. Tama, naniniwala po ako na malapit ka na sa finish line dahil kapag ka natalo ka sa mga kasong isinampa sa'yo, partikular dyan na lamang sa Estados Unidos dahil hindi ka naman pupunta na dito sa Pilipinas, eh sigurado ubos ang iyong pinagputahan. Literal ha? Kasi maraming nagpapaabot sa atin. Sorry for the word. Babaeng mababang lipad daw po ito dati, si Maharlika. At hindi ko alam kung paano po yan nakapunta sa Estados Unidos, pero nakita nyo naman siguro yung comparison ng photograph ng ating First Lady at saka si Maharlika doon po sa post ni Mami Peng. Kayo na po ang humusga kung anong uri ng babae itong si Maharlika. Bakit po natin ganito ang dealings natin ngayon dyan kay Maharlika o yung treatment natin? Eh walang hiya kasi itong tao na ito. Ito yung exception to the rule ni Top 1 na hindi po mapatol sa babae. Pero dahil nga po, hindi naman ako ang kanyang tinitira, kung hindi ang ating Pangulo at ang mga taong pinagkakatiwalaan nito, eh exempted tayo doon sa rule na yon. Patulan natin si Maharlika. Sa latest episode ng kasinungalingan nitong si Maharlika, pinost niya po sa kanyang Facebook, salamat sa nag-send sa atin ng impormasyon na ito, ang mga katagang ito. Sabi niya, malapit na tayo sa finish line. Huwag niyo akong materi-teri. Sumulat na sa PIDEA, Office of the President, Senate of the Philippines, House of Representatives of the Philippines, ang investigation agent na pumirma sa pag-raid dapat kay Terry at Kuting. Handa din siyang mag-testify kung siya ay ipapatawag in aid of legislation. Chuba. Hintayin na lang natin kung iuulat ba ito ng mainstream media at aksyonan ba ng mga ahensyang nabanggit na ang PIDEA leaks documents ay hindi AI-generated. Kaabang-abang. O, ito po yung series ha, ng panluloko nitong si Maharlika kasi sa katotohanan, hindi po nila kayang i-produce yung sinasabi po nilang ebidensya na video ng ating Pangulong Bongbong Marcos sapagkat wala naman talagang katotohanan ito pong mga binabato po nila na adik si Pangulong Bongbong Marcos. Ito po ay lahat likha lamang ng sinungaling na si Rodrigo Duterte sa panahon po ng halalan. Ito po yung ebidensya nung mga panahon na itong sinungaling na si Rodrigo Duterte ay nagsalita ng kasinungalingan sa harapan po ng publiko. May kandidato tayo na nagko-cocaine yan. Eh, mga anak ng mga mayaman. Diyan po nagsimula lahat yung kanyang mga kasinungalingan. Dahil po sa kasinungalingan din nitong si Rodrigo Duterte at sinigundahan pa yan ng isa pang kasinungalingan ni Rodrigo Duterte noong January 28, 2024.
mabait lamang talaga ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos eh. Pero kung panahon ni Rodrigo Duterte na ganito, kinikriticize siya, malamang makukulong ang mga nagkikriticize sa kanya o kaya mamamatay. Pero dahil mabait si Pangulong Bongbong Marcos, eh hinahayaan lamang po sila sa kanilang mga kasinungalingan. Si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na bangag na aktin ang presidente. Pero kung titingnan po ninyo kung sino talaga ang bangag, pansinin po ninyo yung video na kumakalat ngayon nitong si Mayor Sebastian Duterte kasama niya ang isang babae. Kayo na po ang humusga kung anong meron sa video na yon. Pero makikita po ninyo doon na hindi po normal yung kilos ng dalawa, si Sebastian Duterte at saka yung babaeng kasama niya. Going back, dito po kay Maharlika, nauna niya pong ipinalabas ang mga dokumento katulad po ng pre-operation report saka yung memorandum. Bali, tatlong dokumento po ito. Series nga eh, ng kasinungalingan. Una, yung dalawa. Tapos, ikalawa, yung memorandum. At ikatlo, ito na po daw na tao na nagsalita na. Pero kung susuriin po natin ang nilalaman po ng liham na ito, eh hindi po tayo dapat maniwala kay Maharlika sapagkat ito ay napakadali lamang gawin. Kahit sino pong able na individual, pwede pong gawin ito at palabasin na siya ay isang investigation agent ng Philippine Drug Enforcement Agency. Unless pangalanan nila ito, probably doon na lang tayo magsisimula na mas lumalim ang pagsasaliksik. Pero ngayon, as is, kung ano itong mga pinapakitang kasinungalingan ni Maharlika, ito lang tayo mag-react at huwag tayo magpapauto. Kasi ang mga naniniwala po rito, uto-uto. Sabi po dito sa liham, April 7, 2024. Pero ang bilis na karating kay Maharlika, di ba? Eh baka hindi pa nga nababasa ito ng ating Director General sa Philippine Drug Enforcement Agency, nakarating na kagad sa kanya. Ang galing naman. Tapos dito sasabihin, hindi niya raw kilala si Maharlika. What a coincidence. Ano yon? Merong nagli-leak kay Maharlika mula sa Philippine Drug Enforcement Agency? Di naman siguro. Kasi sino ba ito si Maharlika para bigyan siya ng dokumento ng Philippine Drug Enforcement Agency? Sabi po dito, Undersecretary dated April 7, 2024, Undersecretary Moro Virgilio M. Lasso, siya po ang kasalukuyang Director General na inappoint po ng ating mahal na Pangulo, kapalit ng dating Director General na si Wilkins Villanueva. Dear Undersecretary Lasso, greetings, sir. The undersigned former investigation agent is formally submitting himself to shed light on his alleged participation in the so-called PIDEA leaks concerning the documents presented by a certain Maharlika. Ngayon, itong sinasabing PIDEA leaks na ito, wala po itong katotohanan sapagkat pinabulaanan na po iyan ng Philippine Drug Enforcement Agency. Sa kanilang news release, sinabi po ng Philippine Drug Enforcement Agency na huwag tayong basta magpapaniwala sa mga kumakalat na kasinungalingan, particular sa social media. At lahat ng mga operasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency ay siniserialize. Ibig sabihin, meron pong control number. Doon sa mga unang dokumento na ipinakita nitong si Maharlika, wala pong control number. Kaya hindi po maaaring nagkaroon ng ganong situation sa nakalipas na panahon, whether kung yun man ay natuloy o hindi natuloy. Kasi kung na-cancel ang isang operasyon, still, meron pa rin po yung control number na dapat pagbasihan ng ating mga operatiba, particular sa Philippine Drug Enforcement Agency. Tuloy po natin ang binabasa po natin dito. Some of my former PIDEA colleagues warned me of the possible consequences of Maharlika's expose. The undersigned has no participation in any manner and does not know how the said person acquired it. Please be informed that immediately upon his reassignment from IIS to the
RONCR and up to his termination in November 2013, he had no access to all case folders containing classified information stored and kept at the Intelligence and Investigation Service. Napakahalaga ng pangalan dito, mga tol. Kasi ang kwento dito sa kasinungalingan ni Maharlika, merong former investigation agent na na-terminate noong 2013. At dito natin malalaman kung totoo ba ito. Kung merong pangalan ito, and we challenge Maharlika, ha? Hindi nyo kailangang itago ang pangalan ng tao na ito. Kung talagang nagsasabi kayo ng katotohanan, so be it. Ipakita ninyo ang pangalan dahil yun ang magpuprove once and for all kung may katotohanan ang sinasabi ninyo. Unang-una, kung may pangalan ito, makikita kagad sa records ng PIDEA kung meron silang investigation agent na gano'n ang pangalan at na-terminate noong 2013. Ikalawang paragraph, concerning the classified information relative to the documents that the political blogger is allegedly referring to against actress Maricel Soriano. Now, ito na ngayon ang pinakamagandang parte dito. Kasi pinangalanan na ng walang hiyang si Maharlika ang sinasabi daw na artista na kasama ni Pangulong Bongbong Marcos. At ano ba ang pangalan ni, ano ba ang pagkakakilala kay Maricel Soriano bilang artista? Ito ay respetadong aktres at kinakaladkad ngayon ni Maharlika ang kanyang pangalan sa kahihiyan. Though hindi naman po ito totoo. Pero panibagong paninirang puri na naman ito para kay Maharlika. At nakikinikinita na naman natin na kung papatulan po ito nitong si Maricel Soriano, eh malamang sa malamang, kaso na naman ang aabutin po nitong si Maharlika rito. Yung nagtataka nga ako, medyo mabait talaga ang pamilya Escudero eh. Particular si Heart Evangelista, hindi siya pinapatulan. Kasi nung pinanood ko po yung vlog nitong si Maharlika, sinend sa akin ng isang gustong i-content ang video na yon. Dahil nga po, panibagong paninirang puri yon sa iba. Eh makikita po natin doon kung grabe po siraan nitong si Maharlika, si Heart Evangelista, to the extent na sinasabi niya na meron daw pong ibang lalaki, ito pong si Heart Evangelista, at ang mga pinambibili daw po ng mga luxury materials nitong si Maharlika, nitong si Heart Evangelista, yung mga luxuries niya, ay galing daw po sa pera ng kaba ng bayan. Kaya hindi lamang si Heart Evangelista ang siniraan niya doon. Kasama rin po si Senator Chis Escudero. Ganun pa man, wala talagang pagbabago. Kasi ngayon dito naman, si Maricel Soriano naman ang kanyang kinakaladkad sa harapan po ng publiko. Ulitin natin ha. Concerning the classified information relative to the documents that the political blogger is allegedly referring to against actress Maricel Soriano and politician Bongbong Marcos and others. Kaya sana magsalita, I hope magsalita rito si Maricel Soriano kasi hindi naman papatulan ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero siya, syempre, meron siyang pinangangalaga ang kredibilidad at integridad bilang pribadong individual. Kay Pangulong Bongbong Marcos, okay lang yan. Hindi naman onion skin si Pangulong Bongbong Marcos at public figure naman siya at public servant. Although itong si Maricel Soriano, public figure ito, still, meron po siyang karapatan na dapat pinoprotektahan. Kaya titingnan natin kung eventually itong si Maricel Soriano magsasalita tungkol po dito. Sana matanong ng mainstream media. Yun po yung hangad natin dyan. Tuloy ko po ang binabasa natin. It is common knowledge at the agency's compound that the undersigned was the one who personally interviewed the said confidential informant. Yan ang problema ngayon dito. Kasi sasabihin lang nila CI at hindi pa pwedeng i-reveal ang pangalan. On March 10, 2012, at the IIS office in front of some IIS personnel
who were present at that time in the office in front of some IIS personnel, and the said interview was reduced to a sworn statement. The following day, March 11 na po yun, upon taking the witness deposition, he immediately prepared the pre-ops and the authority to operate for possible casing and surveillance, a process under the PDEA manual of operations before the conduct of any anti-drug operations. Ngayon, kung babasahin po natin at uunawain natin ang second paragraph na ito, ito ay nagpapasinungaling sa mga dokumentong unang ipinresenta ni Maharlika. Kasi doon po sa memorandum na kanya pong ipinakita the other day, ay ang date po nito ay March 10, 2012. Paano ka makakapag-launch ng isang operasyon kung wala ka pang mga proper na documents? Dahil doon sa memorandum na yon, nakalagay doon, naka-attach na doon ang document supposedly dated March 11, 2012. Alin doon sa mga yon ang nauna? Kasi dapat pare-parehas ang petsa noon. Kung pinrepair mo yon, March 10 dapat pare-parehas. Hindi pa pwedeng nag-prepare ka ng memorandum which is sa huli mo gagawin. Kasi ganito yan eh. Trabaho ko before yan, mga tol. Bago ako gumawa ng memorandum, ang purpose kasi ng memorandum is to inform your higher headquarters. Pero bago ka gumawa ng memorandum, kailangan meron ka munang mga attachment na available. Mauuna palagi yon. Hindi pa pwedeng mauna ang memorandum bago ang attachment. Gagawin mo muna palagi ang attachment bago ang memorandum. Kasi yun ang magiging basis mo. Kaya nga sa memorandum, nakalagay doon, mayroong references. Yung attachment yon, yung references, paragraph A, paragraph B, paragraph C, nakalagay doon yung authority to operate, pre-operational report, blah, blah, blah. Tapos, yung mismong content ng memorandum mo, kung para saan ba yon. Siyempre, informing your higher headquarters and hoping for approval ng iyong immediate superior or ng commander. Ganun dapat palagi. Pero dito, makikita po natin na nauna yung memorandum bago yung sinasabing attachment. March 11 yung attachment. Ngayon, kung sasabihin nila, i-ante-date kasi kinabukasan yung operasyon, hindi pa pwede yun. Dapat parehas ang date. O kaya, nauna ang date ng attachment bago yung date ng memorandum. Dahil doon sa pre-operational report, kahit nauna ang date, pwede mo naman ilagay doon, meron ang period covered. Halimbawa, gumawa ka ng attachment ngayon na pre-operational report, March 11, tapos, or ano bang date ngayon? April 9, bukas yung operasyon. Still, ang date mo pa rin doon sa pre-operation report mo is April 9. Ilalagay mo lamang yung date na bukas ang operasyon doon sa period covered. Kaya niloloko po tayo ng mga walang hiyang tao na ito. At kung sino man ang gumawa nito, napakasinungaling mo. Naniniwala ako, isang abogado ang gumawa nito at napakasinungaling mo. Ikatlong paragraph. Unfortunately, the then Deputy Director General for Operations halted that supposed planned anti-drug operation for unknown reasons. Ito na yung mga pang-iiwas pusoy nila. Kasi hindi nga natuloy eh. Kaya iwas pusoy sila, sasabihin lang nila for unknown reasons. Following the guidelines on document security, all the acquired classified documents were securely placed in a folder with a blue cover sheet, confidential, containing pictures of some personalities while using suspected illegal drugs inside the suspected high-end condo unit and the sworn statements given by the CI. Paano ka makakakuha ng photograph doon sa sesyon na nangyayari sa isang pribadong lugar? Maliban na lamang kung yung CI niya, isa doon sa participants nung drug session na nangyayari. Which is, hindi nila yan kayang i-produce. Kasi, paninindigan ng mga sinungaling na ito na CI, confidential informant. At doon po sila magtatago para hindi nila i-reveal yung identity ng sinasabi nilang tao na yan. Pero, huwag nila tayong lokohin. Kung
kaya nilang itago ang CI na yan, hindi nila dapat itago kung sino tong investigation agent na ito. Yun lang, once and for all. Kung talagang malapit ka na sa finish line, Maharlika, i-reveal nyo na yung pangalan ng tao. Including the memo dated March 10, 2012, addressed to Director IIS together with the pre-ops and authority of authority to operate were securely stored and kept at the IIS office. If all those classified documents were continuously spread to unauthorized persons, the highest possibility is that they could be used for personal and political reasons. Next, please spare me from this mess during, eto na, may hugot dito. Itong gumawa. At sabi nga nung kaibigan natin na nag-suggest ng idea na ito, abogado ang gumawa nito. Sino ba yung abogado na kaibigan nitong si Maharlika? Kayo na po ang humusga. During the late President's Aquino's administration, I suffered greatly from this agency's former crook chief. Aba, hindi lamang si Maricel Soriano ang inintriga ng investigation agent na ito na sa katotohanan, isang abogado. Hindi na ako magbabanggit ng pangalan. Total, ayaw nila magbanggit ng pangalan. Tayo hindi na magbibanggit ng pangalan dito. Pero alam nyo na kung sino tinutukoy ko. Nung mga panahon ng panunungkulan ng Aquino administration, ito ang mga direktor ng Philippine Drug Enforcement Agency. Calling the attention of Ninyo Barsaga. Baka pwede namang tanungin ninyo si dating Director General Dionisio R. Santiago. Kasi silang dalawa lang naman ang Director General nung mga panahong sinasabi nitong investigation agent na crook daw ang PDEA chief during the time. But perhaps kung ang pinag-uusapan dito ay 2012, si ano na yon, dating Undersecretary Jose S. Gutierrez. Sino ba itong Jose S. Gutierrez na ito? Siya po ang Director General ng PDEA noong January 2011 to October 2012. At ang dating Undersecretary rin na si Arturo G. Cacdac from October 12 to June 2016. Tatlong pangalan dito ang maaaring sinasabihan ng crook ng investigation agent na ito sa panahon ng Aquino administration. And perhaps, baka pwede rin silang magsalita kung mamarapatin lang naman nila. Anyway, ito naman si Maharlika, hindi naman talaga ito dapat binibigyan ng panahon. Kaya lang naman natin tinatalakay ito dahil nasa social media po tayo at ang operation nitong si Maharlika ay sa social media. Kaya bilang supporter at tagapagtanggol ni Pangulong Bongbong Marcos, para sa atin, nararapat na sagutin every now and then ang mga kasinungalingan nitong si Maharlika. Pero huwag tayong magpapaniwala sa kanya. Tayo po'y nagbabasa ng kanyang mga kasinungalingan, pero hindi po natin dapat paniwalain ang ating sarili sa mga kasinungalingan na yan. Instead, dinedebunk po natin yan at ipinapakalat po natin sa publiko na lahat po ng mga sinasabi nitong si Maharlika ay pawang mga kasinungalingan. Again, kung talagang nagsasabi ito ng katotohanan si Maharlika, ilabas nyo na yung pulboronic video na sinasabi ninyo. Atat na kaming makita yan kasi nakita na namin ang video nitong si Baste. Di ba? Tingnan nyo po yung video ni Baste, mga tol. Makikita nyo po dito sa, saan ko ba yun? Kay La Itera mo, nakita ko yun. Dito tayo, punta kay La Itera. Nakita nyo yung video na ito ni Baste, saan ba banda rito yun? Bakit wala? Ah, hindi, senior lang yata ni ano. Punta tayo rito, ah. Tingnan natin. Napin natin yung video. Ito. Ah, wala rito. Kung wala, puntahan ko yung timeline ko. Senior ko sa timeline ko yun. Ito.
Kasi kami, meron na kaming videong nakita. Kaso ang nakita namin, hindi si Pangulong Bongbong Marcos, kung hindi si Sebastian Duterte. Eh, ang hinahanap namin, at very excited na kami, yung pinagmamalaki ninyo na pulboronic video. Ito, diba? Nakikita nyo to? Oh. Diba? Meron lang kaming video na nakita. Kaso hindi si Pangulong Bongbong Marcos yan. Si Sebastian Duterte. At saka isang babae na hindi ko kilala. Hindi ka na ako makakarma. Ha? Wag naman. Hindi dapat nakakarma ang nagsasabi ng totoo. Ano yung upuan ko eh? Bumigay yung brace. Oh. Diba? Yan oh. Nakalang teteng na yan. Kaya maharlo ka. Kami atat na sa sinasabi mong pulboronic video. Yon ang hinahanap namin. Hindi itong mga dokumento na pinaglalabas ninyo. Wala na kayong maisip na dahilan para siraan si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya mga dokumento-dokumento na kayo ngayon. Ilabas nyo na yung pangalan na magkaalaman na. Di ba mahilig kayong maglabas ng pangalan? O, bakit hindi nyo ilabas yung pangalan ng tao? Kasi pag nilabas nyo, tapos na ang kwento ninyo. Dahil madedetermine na kung gaano kayo kasinungaling. Yun lang ang challenge ko sa iyo, Maharlika. Ilabas mo yung pangalan. Ilabas nyo kung sino yung mga sinasabi ninyo. Doon pa nga lang sa control number, hindi nyo na kagad maipakita. Pangalan pa kaya? Anak ng peteng na yan. But anyway, maraming salamat sa inyo mga tol. Bago tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, syempre, shout out muna tayo. Sino-sino po ba ang mga kasama po natin sa oras na ito? Sa 634 na manunood po natin mula po sa Facebook at saka sa YouTube, shout out po sa inyong lahat. You see? Yeah, nakikita nyo yan? Oh, mga napaka-ipokrito. Ipadeklara-deklara pa ng war on drugs. Ano kaya yung hinihit-hit niya? Sigarilyo? Ganun ba ang epekto ng sigarilyo? Kasi ako di ako naninigarilyo eh. Ano ba epekto ng sigarilyo sa katawan ng tao mga tol? Ganyan ba? Yung parang lutang ka?